clearance dapat niyan ay nasa 0.30 to 0.35 inches. Huwag masyadong mahigpit dahil makakasira ng bearings over time. Kailan huwag din naman maluwag, guys. Kasi kung maluwag yan, insufficient battery charging, engine overheating, and poor air conditioning. At mas madali masira ang belt at maingay kapag umandar dahil maluwag ang belt. Hello guys! Drive belts or fan belts ay laging exposed sa init ng makina. As a rubber element sa loob ng engine bay, ay kailangan ma-check ito regularly. Every year or every 20,000 kilometers. Ma-check ang belt para masiguro na properly connected at nasa tamang tension. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming bagong videos. Maraming salamat. Guys, ito ay Mitsubishi Mirage GLS. Dahil may squeaking sounds ang drive belt at ang odo ay 60,000 at ang edad ay 4 years and 3 months old, papalitan ko ng drive belt. So, serpentine belt ang gamit ng Mirage. Ito ang serpentine belt. So, pag sinabing serpentine belt, isang belt na para sa lahat. Papasok dito yung alternator, water pump, crankshaft pulley, at AC compressor. So guys, step by step ko ituturo sa inyo para pwede kayo na mismo ang gumawa or do it yourself. So guys, ito yung engine bay ng Mitsubishi Mirage. Dito natin matatagpuan ang drive belt. So, sa step 1, kung para sa mga bago at first time palang magpapalit ng drive belt, ay mag-drawing. Drawingan yung pattern or picturean yung pattern ng belt. Para sa pagbalik, ay hindi kayo malito. So, tignan natin ang engine bay. So, una makikita natin is alternator. Yan yung alternator. So, gagawa tayo ngayon ng bilog. Drawing. A, alternator. At next, sa baba ay, tapat nyan ay ito. Nakakabit siya. Yan ay AC compressor. AC. Tapos to, sa gitna. Nakita nyo sa gitna. Yan. Yan naman ay water pump. Hindi ako marunong mag-drawing. H2O na lang ilagay ko. At ang panghuli, dito sa side na to, ito ay crankshaft pulley. So, paano ba siya nakaporma? Dito, sa ilalim. Crankshaft pulley. Yan. Ayan na. So, lagay tayo ng belt pattern. Ito yung belt. So, lahat yan nakadikit ha. So, ganyan ang pagkabit nyan. Yan. Ganyan ang forma nyan, guys. Sa belt. Dahil serpentine belt ang gamit, so lahat ay sama-samang iikot. So yan ang step 1. Step 2 guys, alisin na natin yung belt. So para maalis natin belt, meron tayong bolt na luluwagan. Ito yung alternator, so meron niyang bolt sa ilalim, sa bracket niya, andito. So guys, yung alternator bracket bolt. So kailangan natin yung luwagan para mauusog natin yung alternator.
So, gagamit tayo ng 14 millimeter. Dito kasi, mag-ingat tayo, andito yung high side ng aircon, baka matamaan. So, kung may mahaba kayong handle, gamit kayo para matigas to eh. Yun. So, kailangan natin luwagan yan. Yan yung una nating luluwagan. Alternator. Huwag natin tatanggalin. Hindi natin kailan tanggalin. Luwag lang. So guys, next naman na luluwagan natin, pangalawa, ay itong adjuster bolt. Ito yung adjuster bolt. So may lock yan dito. So ito una nating luluwagan sa adjuster bolt. Lock yan para maikot natin to. Kasi hanggat hindi natin to niluluwagan, hindi natin maiikot ito. So, luluwagan muna natin to. Gagamit tayo ng 12 millimeter. Huwag na. So, laging ang pagluwag ay counterclockwise. Ganyan lang. Luwagan natin all the way. So, makukuha na natin yung drive belt. So, yan na, maluwag na. Oh. Lumuwag na, kita nyo guys, lumuwag na yung belt. So, makukuha na natin. Guys, ito na yung belt. So, ilagay na natin yung bago. Ang size ay 6PK1230. So, dahil may pattern tayo, gagayain natin yung pattern. Kakabit natin mula sa alternator papunta sa water pump, AC compressor, at crankshaft pulley. Dali lang magpalit. Mas maganda kung magpapalit kayo, malamig yung makina. Be sure guys, ito yung step 3 natin ha. Be sure ay properly connected sa mga pulley. So, mula sa compressor, crankshaft pulley. Malamig ko na. Kala, nakapasok lahat ha. Properly connected lahat. Okay. Properly fit. So, dahil bago, masigip talaga yan. Kulang pa yung luwag natin dito. Luwagan natin. Check. Okay. Yan. Uy, ipit. Yan. So guys, kailangan naka-connect lahat yan ha. Sa proper place ng bawat pulley. Sa AC pulley, alternator, at sa crankshaft pulley. Yan. Okay na. At pwede na natin sikipan. So, ang pagsikip ay clockwise. So, nakakamay lang muna. Check ko lang kung nakatama. Okay. So, kung tama, ang pagkakabit, lahat sila ay
nakapasok sa pulley ay pwede na natin higpitan. So, check natin maya't maya. Habang sumisikip. Kailangan hindi ganun kasikip yung belt. Kasi makakasira ng bearing pag masyadong masikip. So, kailangan may clearance yan. Yung belt. So, ang clearance dapat niyan ay nasa 0.30 to 0.35 inches. Properly tension yung belt. Oh, yan. Huwag masyadong mahigpit dahil makakasira ng bearings over time. So, huwag naman din maluwag. Kailan huwag din naman maluwag, guys. Kasi kung maluwag yan, insufficient battery charging, engine overheating, and poor air conditioning. At mas madali masira ang belt at maingay kapag umandar dahil maluwag ang belt. So, doon lang tayo sa tama higpit. So, okay na. So, higpitan na natin to. Yun lock. Para hindi na gumalaw. Next, at ang panghuling higpitan ay yung bracket, bolt ng alternator. So, higpit na. Yun. Last. Guys, ganun lang kasimple. Kailangan be sure na tamang sikip, pero hindi maluwag. So, ngayon, papaandarin na natin. At check natin kung ayos ang ating pagkakamali. Tapos, visual check natin kung may unusual na movement. So, kung ayos naman, ay ayos ang ating pagkakakabit at dapat walang ingay. That's all, guys. Thank you for watching. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming bagong videos. Maraming salamat.